Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Ipagpapatuloy po natin ang ating walang sawa, pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi, ang ating mga pag-aawitan na sumasamba, lumulwalhati sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una nating awitin ang bilang 181 sa atin pong mga imnaryo. Jesus dakila sa amin ay tanglaw na Aring sari, iluang
pagpapiling sa kalagayan sa sandaigdigan kabalis na ay di maiwasan. Natin ang pangalan ng ating walang hanggang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Susunod po nating awitin ang bilang 169 sa ating pong mga himnaryo. Kami tupang nawalik sa pito papurihan, sambahin, luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid bilang 170, unang estropa at koro po lamang,
Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa maluwalhati mong tahanan, O Jesus na ng Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapitapitagan, Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ama na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amen. Ama na ikaw po ang natatangi, nag-iisa at buhay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, Ikaw din po ang naawa at nahabag. Tinawag mo sa gitna ng karamihan ang aming minamahal na ama at ang aming ina. Pinagtapatan ka po nila, pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong lakas, buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, na ikaw din ang patuloy na naaawa at nahahabag sa amin. Sa huling araw na ito, pagkatapos pong karinggan mo kami ng aming sama-samang tinig ng mga pag-aawitan, bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig sa iyong pandinig, Amang Banal. Ito'y nanggaling po sa kalooban ng aming mga puso. Tinatanggap mo po na katulad ng isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Amang Banal, sa pangalan mong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, nangangayupapa. Ipinaaabot namin sa iyo ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amang Diyos, maraming salamat sa iyo. Pito ang mga araw na matulin mo pong pinalipas na muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa bagaman patuloy mo rin kami, Ama, pinasapitan ang marami sa amin ng mga mabibigat na karamdaman. Nadama rin namin ang iba't ibang uri ng mga suliranin. Sa araw-araw naming mga pamumuhay,
Sa umaga at sa gabi, Ama'y hindi kami nakakalimot. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Araw-araw, nararanasan namin, dinadalaw mo kami, Panginoon. Inihipo mo ang aming pagkakatawad. Pinalalakas mo pa, pinagagaling. Hindi mo pa kami binabawian ang aming mga hiram na buhay. Ninulutas mo rin ang aming mga suliranin. Hindi lamang sa amin aming mga sariling sambahayan. Maging ang mga sambahayan ng aming mga mahal sa buhay. Pati ang aming mga kaibigan at ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po't sa katotohanan. Lubusan po namin, Ama naming Diyos, sa Espiritu. Ipinailang lang ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Aman Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo sa buhay, kagalingan, kalakasan, magagandang mga pintuan ng mga kapalaran. Salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik sa amin, lalo na nga po sa patuloy mong pagpapakain, pagpaparinig sa amin ng iyong mga banal at dalisay mong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Amen. Dinaragdagan mo't pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Aman Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Ama, nalalaman mo kung paanong nangabuhay kaming mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Sa pitong araw na nagdaan, naririto pa kami sa paglalakbay sa napakagulo, napakamandarayang sanglibutan. Ama, tunay pong hindi namin lubusang maingatan ang aming mga kaluluwa nang dahil po sa napakaraming mga kabagabagan at sari-saring mga pagsubok sa buhay. Mga abang tao kami, Ama, kung hindi namin naaabot ang iyong kaluwalhatian. Sa umagang ito'y huwag mong gawing dahilan upang hindi mo kami pakainin at painumin ang iyong dalisay na aral. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, itindig mo po sanang muli, gamitin mo sanang muli bilang kasangkapan ang mga bibig at labi ng dalawa sa iyong hamak na mga lingkod. Banalin mo sana ang kanilang mga puso. Linisin mo po ang kanilang mga kalooban. Bigyan mo sana sila ng mga katalinuhan na hindi po masasawata ng sinuman. Bigyan mo sana ng kapangyarihan ang kanilang mga tinig, na kung ito po'y mapakinggan ang kinauukulan, magamit naming tulad sa isang tabak na may dalawang talim, na ito po ang aming ipampapatay sa lahat ng suligi ng kadiliman. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po ang katawan ng bawat isa sa amin. Patuloy mo sana kaming pagagalingin at palalakasin, lalo na nga po ang iyong hamak na alipin. Gayon din si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda. Amen. Si kapatid na Expectacion, at ang marami pa sa aming mga kapatiran, mga kaibigan, na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na lingkod. Awa naming Diyos, lubos kaming umaas at sumasampalataya. Hindi mo rin po silang lahat pababayaan. Aman Diyos, ang lahat ng ito, idinadalangin namin, isinasamo, ipinapakiusap namin, minsan pa iyong diringgin sa iyong banal na kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin. Sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po, ang ating dakila, mahabagin, makapangyarihang lumikha,
Muli po ang inyong mga banglingkod sa ating Panginoong Hesukristo ay bumabati po sa inyong lahat, mga kapatid, at sa inyo na aming mga pinagtatangi at ginagalang na mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli tayo ay muling pinagkakalooban ng ating dakilang lumikha, ng ating kalakasan, ng ating buhay, at higit sa lahat ng mga pagkakataon upang lubusang tayo po ay sama-sama muling tumikim, kumain at lubusang magkaroon tayo ng kalakasan ng ating buhay sa pamagitan ng kanyang mga banal na mga aral at kanyang mga banal na salita. Sa mga umaga pong ito ay napakaganda po ng minarapat ng ating dakilang Diyos na atin pong sama-samang pag-aralan. At sa inyo na aming mga minamahal na mga kaibigan, sana po ang aming dalangin ay patuloy kayong mauhaw, manabik at higit sa lahat. Kamtin ninyo ang tuwirang kaloob ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang mga dalisay na aral ay sama-sama po nating tamuhin yaong kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang bahagi po ng aklat ng banal na kasulatan, Corinto, Kapitulo 13 at ang versikulo ay 2, ganito po ang nasa saad sa umagang ito. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. At sa atin pong wikang Pilipino, sa unang Korinto, Kapitulo 13 at ang versikulo ay 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, dadapat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Sa atin pong mga buhay, mayroon po tayong kanya-kanyang mga katangian. Dadapat iisa po ang isa nating maitatanong, bakit po baga ang talatang ito ang siyang minarapat po ng ating dakilang lumikha upang siyang maging pinakapaksa po natin? At dahil dito ay atin po nating mapapansin na ang lahat ng mga bagay ay tila po yata umiinog doon sa salitang pag-ibig. Tila po ang lahat ng bagay sa ating buhay na ito, maging ikaw man ay mayaman, maging ikaw man ay mahirap, maging anuman ang iyong katangian sa daigdig na ating ginagalawan, iisa ang binabanggit at itinuturo ng talatang ating pag-aaralan sa umagang ito, na ang wika po ay napakalinaw, kung wala naman akong pag-ibig, ako anya ay walang kabuluhan. Bakit? Ano ba ang nasa saad sa patuloy na pag-aaral natin sa banal na kasulatan? Sa aklat po ng Juan sa Kapitulo 14 at ang versikulo ay 15, ganito po ang ating mababasa. Kung ako'y inyong iniibig, ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita rito, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang atin pong maaring maitatanong, sino po baga ang Panginoong Hesukristo? At ano po ba ang kanyang karapatang mayroon siya
upang kanyang pagsabihan ang kanyang mga nakikinig o tayo ngayon sa panahon ng ito o ang sino man na sumunod sa kanya bilang kanyang pag-uutos sapagkat maliwanag po tuwiran siya napakaraming mga tao ang hanggang ngayon ay hindi pa lubusang napag-uunawa at napagkikilala. Yung ipinahayag sa aklat ng Pilipos na mismo dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ang mismong Panginoong Diyos mismo ang naghubad ng kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya po ay nagkatawang tao, nakisalamuha. At ito nga po ang nakilala at dapat sana itanggapin siyang tunay at ganap na Kristo. Kaya nga po, sa aklat din ng Juan 14:1, huwag magulimihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Nasampalatayanan nga po, kilalanin, dakilain ang Diyos Ama at siya na rin po na kanyang sinasabi. Bakit? Bakit sa kanilang dalawa? Sapagkat sa aklat din po ng Juan sa Kapitulo 10 at ang versikulo ay 30. Napakaliwanag po mga minamahal naming mga tagapakinig. Ako at ang Ama ay isa. I and my Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Amen. Sa makatwid, hindi maaring maging dalawa. Kaya nga't ng kanyang sabihin kayo'y magsisampalataya sa Ama, magsisampalataya din kayo sa akin. Napakaliwanag. Wala nang dapat pag-usapan. Siya at ang Ama ay isa. Kaya nga po, dahil dito, ang pagsunod sa utos ng Diyos, ito po ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat, hindi po ito na pag-uunawa ang tungkol sa Ama, ang wika ng banal na kasulatan, halos lahat po ng mga tao. At least, ang wika po rin, God is the least to be followed by men, lalo na po sa kapanahon ng ito. Dala ng kabihasnan, dala ng mga bagong imbensyon, dala ng mabilis na paglago ng karunungan, ng mga kalayawan, ng kutakot-takot na mga pang-abala sa katinuan o sa kabanalang nararapat na hinahanap ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Diyos. Walang kapanahunan sa Diyos. At sa katunayan nga po, ang ating pinag-uusapan dito ay ang kapanatagan sa pananampalataya. Ang ating pinag-uusapan dito ay yung katiyakan ng ating paglilingkod. Kanino? Sa isang tunay na Diyos. Etong banal na kasulatan, babasahin na lamang. Hihingi na lamang ng tulong sa Diyos, dadapat patuloy, palibhasa at napakalakas ng mga tauhan ng kadiliman. Ano pa po ang nasa saad? Ang pagsunod sa utos ng Diyos, ito ang nararapat na buong katungkulan ng tao. Ito ang nararapat na sundin ng lahat ng mga tao. Bakit? Ano ba ang nasa saad sa banal na kasulatan? Hindi nila lubos na nabasa o napag-uunawa kailanman sa kanilang mga mangangaral. Mula noong ako'y bata hanggang sa ngayon, ako ay tumanda. Ni hindi ko narinig ang salitang ito na babasahin na lamang sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Ecclesiastes, sa Kapitulo 12 at ang versikulo ay 13, napakalinaw at ganito po ang nasa sa doon. Sapagkat ipinag-utos ng Diyos,
kung sa ating paghahanap ng kanyang katotohanan ang wika doon sa aklat ng Isaiah 16:34 sa leksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Yun pong nasa sa doon. At inyong basahin! Kaya po ba basahin natin? Hindi ang ito magkukulang. Bakit? Ano pa ang kahalagahan? Ito ang ipinuspos ko ng aking espiritu. Sa 12:13 ng aklat ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. That is the very basic concept. This is the very will of our God. Na ano, sundin ang kanyang mga utos. Ngunit, sa tambak, ang katulad nga ng nasa sadya banal na kasulatan, mga utos, aral ng mga tao, ni hindi binabasa ang mga banal na kasulatan. Kaya nga, hindi nila, this is the whole concept of what God wants us to do. Only to our obedience to God's laws can we prove our love to Him. Kailangan yung pagsunod upang makita naman ng Diyos ang kanyang hindi pagsisisi sa kanyang paglalang sa atin. Kung tayo ay mayroong bagay na ginawa, kung halimbawa tayo ay gumawa ng isang upuan, pagkatapos ang upuan ito ng ating subukang magamit ay biglang nawasak o hindi naging maganda sa atin, ano ang ating gagawin? Yun ay ating itinatapon at kung ito ay kahoy, ito ay ating ipinanggagatong na lamang. Bakit? Nonsense! Walang pakinabang! Walang silbi! Walang silbi! Yan din ang makikita at nakikita. Yan din ang sama ng loob sa mga tao. Hinahangad ng tao, hinahangad ng Diyos. Ang kilalanin mo siya, ang tuwirang ipakita mo ang iyong pag-ibig sa kanya, dadapat ano ang nangyayari ngayon. Walang kabuluhan ang napakaraming tao na kanyang nilikha. Kaya nga po sa ating pagpapatuloy. Alin po baga naman ang siyang pinakapangunahing ipinag-uutos ng Diyos sa ating mga tao? Ano po yung natatangi o tuwirang nais ng Diyos na ating gawin higit sa lahat sa kanyang kabanal-banalang harapan? Dito po sa talatang Mateo 22:36, isa pong pariseo, yung pong tagapagtanggol noon ng mga kautusan. Nicodemus. Ang tuwirang nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo. Sa aklat po ng Mateo 22:36, ganito po ang kanyang katanungan na ngayon ay nararapat at dapat at alam pong napakaraming nagtatanong pa rin. Guru, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Sa 22:37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Sa 38, ito ang dakila at pangunahing utos. Tanong, ito kaya ay may bahid ng tuwirang nagagawa nating mga tao sa pangkasalukuyan? Huwag magagalit ang mga nakikinig. Kapag kayo po ba ay tuwirang mahiga na sa inyong banig ng pahingahan sa gabi, kayo po ba ay sumasambitla ng tuwirang pananalangin ng pasasalamat?
kayo po ba'y nagpapailan lang ng tuwirang paghilingi sa Diyos ng kapayapaan, pag-iingat, pagliligtas, at lubusang kapayapaan sa inyong tahanan sa kapanahunan ng inyong pag-idlip? Kayo po ba'y nagpapasalamat sa biyaya, sa kalakasan, sa buhay na patuloy na ipinauutang sa inyo ng ating lumikha? At ang isa pang katanungan sa pagising ninyo sa umaga, bago kayo bumangon sa inyong mga higaan, kayo rin po ba ay nagpapailan lang ng tao sa pusong pagpapasalamat at sa tawirang at maikling panalita'y inihahabili ninyo ang lakad ng inyong buhay sa araw na ipinagkakalo pa rin sa inyo ng ating dakilang Diyos? Ito po ang aming inihahabilin, iniiwanan sa inyo. Kayo kung meron man tayong mga utang, maging ito man ay material, whatever, hindi ba tayo'y nagpapasalamat? Hindi ba tayo'y tumitingin ng utang na loob? Ano pat ang Diyos mismo na nagbibigay sa atin ng buhay, kalakasan, ng magandang kinabukasan, ng mga pagkakataon, at higit sa lahat, ng tuwirang makilala siya ng lubusan? Bakit ni hindi mo man lamang maalala maging sa ilang minuto ng iyong pamumuhay? Ngayon, bakit po ba naman ang talatang ito? Ito nga pong meron ka na ng lahat ng bagay. Ikaw ay pinararangalan. Meron ka ng mga bagay na puspos ng kayamanan sa iyo. Ikaw ay itinatangi. Dapat wala kang pag-ibig. Ang wika na ang ating maitatanong, bakit nga po ito ang nais ng Diyos upang siya po natin mapag-aralan? Basahin po natin ang aklat ng Mateo sa 24:46. Pakinggan po natin. Mapalad yaw ng aliping kung dumating ang kanyang Panginoon. Ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat ng kanyang pag-aari. Sa 48, dadapat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Oo, at magsimulang bubugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Ito po ang nangyayari ngayon. Kung ang mga tao, lalong-lalo na nga po sa pangkasalukuyan ngayon, wala nang ginawa kung hindi ang magkainan, ang makipagsayahan, ang makipaglasingan, sapagkat kailanman hindi nila inaalintana yaong sinalita ng ating Panginoong Jesucristo, sa panahong hindi mo inaasahan, bigla siyang darating. Eto, napakaliwanag. Ito ang patuloy na nangyayari. And exactly what is happening now. Powerful people, influential oligarchs, pretenders to be holy and God-fearing people, but taking advantage of the less privileged poor people. Hanggang ngayon, bakit yung asyenda yung nando sa Tarlac? Luisita. Bakit hanggang ngayon yung Hacienda Luisita, hanggang ngayon ay hindi pa pala na ibibigay sa mga nararapat na mga mahihirap na mga magsasaka? Ilang presidente na ang nagdaan dyan na sila ang may-ari niyan? Hindi palibhasa. Ito ang mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano, nakikilala nila ang Diyos, dadapat walang nagturo sa kanila noong sinabi ni Job, hubad akong ipinanganak mula sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong haharap sa kanya. Wala naman kayong madadala ni isang kusing pag kinuha na ng Diyos ang inyong mga buhay. Sino? Meron nga akong nabasa minsan. I think it was a Chinese philosopher who once said, never had I seen a dead man holding precious things on his hands on his deathbed.
Daw sa panahon na ng kanyang kamatayan, wala akong nakitang isang taong may hawak ng mahalagang bagay sa kanyang kamay. Bakit? Alam niya, hindi niya madadali. Alam niya, maiiwan din niya. Kaya, ito ang pangkasalukuyan ang yayari. And this preaching, itong pinag-aaralan natin ito. We dare you! Hindi kami nagmamapurit, hindi kami nagmamayabang. Sino ang nagtuturo nito? Hindi rin kami. Dadapat ito'y o Diyos ng banal na Espiritu na sana marami sa mga taong makapakinig at muli higit sa lahat magsiyasat ng kanilang mga kaluluwa, ng kanilang mga konsyensya at sila ay tuwirang manumbalik, sumunod, kumilala at higit sa lahat sumampalataya at makaani doon sa banal na katawan ng ating dakilang lumikha na dilibat sa kanyang iglesia ng Diyos na tinatawag kay Kristo Jesus. Amen. Bakit? Ano ba ang kahalagahan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Sapagkat sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, doon pinapagiging banal kay Kristo Jesus ang mga taong nasasanib sa kanyang katawan. And this is the very time and this is the very moment. Kaya naman, sa aklat pa rin po ng Mateo 24:50, ano po ba ang dito pa ay nasasad? Darating ang Panginoon ang alipin niyaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. 51, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon sa mga doon na nga ang mga pagtangis at ang mga pangangalit ng kanyang mga ngipin. Oh, ito ang tuwirang doon sa hindi nakakaalam bakit katatangis, bakit lagi mong patutunugin o lagi mong pag-aawayin ang iyong mga ngipin. Ang wika ng banal na kasulatan, yon ang tinatawag na impyerno. Yon po ang tinatawag na hell. Ngayon, anong buba naman ang tiyak na kasasapitan ng gayong mga tao na walang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao sa araw ng paghuhukom? Ito po, Mateo 25:41. Kung magkagayon siya, sabihin niya naman niya sa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. 42, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom, at sa 43, ako'y naging isang tagaibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako pinaramtam, may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako nihalaw. Sa 44, kung magkagayoy sila na may magsisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang tagaibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? 25:45, kung magkagayoy sila isasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Kaya sa ating mga nangabubuhay, sa ating anuman ang ating kalagayan sa buhay, ikaw ba, niminsan sa iyong buhay, nagpaabot ka ba ng tulong, nagpaabot ka ba ng kalinga, nagpakita ka ba ng pag-ibig sa iyong kapwa-tao? Ang wika ng Diyos, kung yan ang ginawa mo, ito ay ginawa mong derechahan sa akin, dadapat. Sa mga taong hanggang ngayon, ang kanilang Diyos ay salapi, kayamanan, material. Ang wika nga dito sa ating unang binasang 41, doon tayo sa mga nagngangalit na apoy. At sa 25:46, huling talata,
At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Dadapat ang mga matwid ay sa walang hanggang buhay. Sa inyo na aming mga kaibigan, sa ating mga kapatiran, patuloy nating ganapin ang lantaran at tuwirang ibinalot na, ibinahagi na, at lubusang nagpabusog na sa atin sa pamagitan ng kanyang mga utos at ng kanyang mga aral. At sa inyo nga na aming mga kaibigan, hayaan ninyong patuloy ninyong tanggapin ang biyayang ito ng Diyos upang kung magkagayoy, sama-sama po tayong magpuri, lumalhati, dumakila, at higit sa lahat, sambahin ang isang tunay at makapangyarihang mahabaging Diyos sa kanyang Espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Siya po ang tunay at mahabaging Diyos. Ngayon, ano po baga ang babala naman ng Diyos upang makatiyak tayo na tayo po ay katanggap-tanggap sa Diyos ang lahat na ating mga gawang kabanalan? Yun pong ating nasa sa isip na ating ginagawang kabanalan at katanggap-tanggap sa Diyos. Ano nga po ba yung mga babala na yun ng Diyos sa atin? Ito po ang ipagpapatuloy ni kapatid na Cirilo Gonzalez Jr. Salamat sa ating Panginoong Heso Kristo na muli-muli po ay tumutulong sa inyong mga alipin upang magkaroon ng hininga ng buhay, lakas ng katawan, lakas ng boses, at tibay po ng pananampalataya para ito po ay aming maipagsigawan. Unang Korinto 13:2. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Maliwanag po na ang talatang ito, ipinakikilala ang isang sakdal na tao. Banal. Wala nang kulang sa taong ito. Kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, alam ba ninyo kung sinong may kaloob na panghuhula? Yung mga propeta ng Diyos. At yung mga propeta ng Diyos, yun ay mga binanal mismo ng Diyos, pinatnubayan, pinili ng Diyos sa bunto ng maraming mga tao, itinalaga para manghula. Kung magkaroon ako ng kapangyarihang makapanghula, malaman ko ang lahat ng mga bagay, lahat ng karunungan, magkaroon ako ng buong pananampalataya. Ang isang sakdal na tao, ang isang banal na Diyos, hindi lamang may kapangyarihang manghula, binigyan ng katalinuhan ng Panginoon Diyos. Meron pa siyang tinatawag na pananampalataya. At yung pananampalatayang yaon, wala pong makakatinag ang tibay ng pananampalataya ng taong ito. Sapagkat ang pananampalataya, Hebreo 11:1, kapanatagan sa mga bagay ang katunayan ng mga hindi nakita. Ang pananampalatayang tinutukoy sa ating paksa ng taong ito, ang pananampalatayang itinuro sa kanya ng Panginoon, San Juan 14:1,
Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Huwag kayong matataranta. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin. Ako at ang Ama ay isa. At kung alin pa ang pinananampalatayanan nitong paksa na ibinangon sa atin, ang taong ito na ginagawang halimbawa sa ating pag-aaral sa linggo ng umagang ito, meron pang isa na pinananampalatayanan ang taong ito. Alin yan? Sa Mateo 28:19, habang pumapanhik ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pinanggalingan, isinigaw niya sa mga alagad, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kanyang maiiwan sa kanyang katawan, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya. Saan? Sa ebanghelyo. Ano ang ebanghelyo? Salita ng Diyos, ebanghelyo. Itong aklat na binabasa natin, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, binyagan ninyo, ilubog ang katawan, ang lumang pagkatao, ilibing ninyo sa ilalim ng tubig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa makatwid, ang tunay na mananampalataya na tinutukoy sa ating paksa, bininyagan, hindi po sa iba't ibang iglesia, sa iisang katawan, sa katawan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga kung liliwanagin ang ating paksa at magkaroon man ako ng pananampalataya sa Diyos, kay Kristo Jesus, sa ebanghelyo, makinig tayo mga kapatid. At sa pananampalatayang ito, mapalipat ko ang mga bundok. Tatandaan ninyo, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang magkaroon ng pananampalataya sa inyo, silaki ng butil ng mustasa, eh napakaliit ang mustasa. Yung binhi ng mustasa, hipan mo, matatangay ng hangin, napakagaang. Ngunit ang sino mang magkaroon ng gabutel na binhi ng mustasa bilang kanyang pananampalataya, mauutusan niya ang bundok na mapalipat sa dagat. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi ito alam ng mga tao. Walang nagtuturo. Sa makatwid, anumang panghuhula mayroon ang isang anak ng Diyos bilang isang propeta. Anumang laki ng kanyang pananampalataya sa Diyos, kay Kristo at sa Ebanghelyo, mautusan man niya ang mga bundok na mapalipat ng kanyang kinaroroonan. Kung wala naman akong pag-ibig, walang pakikinabangan sa akin. Napakasimple ng ating paksa. Ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, umiinog sa tinatawag na salita na pag-ibig. Kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay. At kung alin ang pag-ibig na dapat sana kimkim ng bawat isa ng lahat ng tao, kumbaga maaari, na nagnanasang makarating sa langit, na nagnanais na makasunod sa mga alituntunin at mga kautusan ng Diyos, iisa lang ang paraan
ang wika ng Panginoon. Kung ako'y inyong iniibig, sino nagsasalita? Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo, ang nag-iisang Diyos. Kung ako'y inyong iniibig, ang sabi ng Diyos, na siyang ating Panginoong Jesucristo, susundin ninyo ang aking mga utos. At ang aking mga utos hindi mabibigat. Napakagaang ng utos ng Panginoon Diyos. Ang ikalawa, iibigin natin ang ating kapwa. Katulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Paano ko iniibig ang aking sarili? Ayokong maghirap ako. Ayokong magkasakit. Ayokong lumuha. Ayokong magdamdam. Ayokong mamatay. Araw at gabi, tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, 5:39 ng San Juan, basahin ninyo ang mga banal na kasulatan. Inaakala ninyo sa mga banal na kasulatan, meron kayo na buhay na walang hanggan. Utos ng aking Panginoon. Kaya sa halip na magbasa ako ng kung ano-anong mga magazine, aklat, sa halip na pag-abalahan ko yung mga television, inaabot ng madaling araw, teleseries, mga lumang pelikula pa ulit-ulit, mga kwento ng mga tao, sinusunod ko ang aking Panginoon Diyos, basahin ko ang mga banal na kasulatan. Hindi para sa Diyos. Ano ang kailangan ng Diyos? Nasa Kanya ang buhay. Basahin ninyo, San Juan, 1:1 hanggang 5. Nang pasimula'y berbo, ang berbo, sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Sino yung berbo na yon? Nagkatawan tao ang berbo? Sino yan? Nakita namin ang kanyang kalwalatian, 1:14 ng Juan, gaya ng bugtong ng Anak ng Diyos. Katulad! Sino yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya ang buhay. Ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Hindi naiintindihan ng mga tao. Anong gagawin mo sa isang tambak na salapi? Anong gagawin mo sa napakarami mong ari-arian? Punuin mo man ang bahay mo ng puro ginto, puro pila. Anong gagawin mo, ikaw man ang pinaka dakilang tao sa buong sanglibutan, lahat ng bagay nasa iyo na? Mawawala naman ang iyong kaluluwa. Mawawala ang iyong buhay na ilaw ng sanglibutan. Bulag ka na. Patay ka na. Wala ka ng pag-asa. Kaya sinusunod natin o dapat nating sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos, basahin ninyo ang mga kasulatan. Nangisulat ang San Juan 5:39, wala pa po ang bagong tipan. E paano magkakaroon ng bagong tipan? E kasalukuyang ginagawa pa lamang ang kasaysayan ng pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Wala pang bagong tipan. Wala pa si Apostol Pablo. Sapagkat si Pablo, anyo 34, isang taon nasa langit ng Kristo, nang tawagin si Pablo habang pinag-uusig niya ang mga iglesia ng Diyos, una sa Jerusalem. Basahin ninyo aklat ng mga gawa, 8:1. Noong araw na yon, nangyari ang malaking pag-uusig laban sa iglesia. Nandun si Apostol Pablo, inusig niya ang unang-unang mga iglesia ng Diyos sa Jerusalem.
na naiwanan ng Panginoong Jesucristo ang unang sinangayunan niya, puhulin ang bato hanggang sa mamatay ang matanda na diakono na si Esteban. Meron bang nangangaral sa inyo ng ganito? Napakaraming mga Kristiyano daw, born again. St. Paul, St. Paul. Di mo naman naintindihan kung sino si St. Paul. Basahin ninyo ang mga kasulatan. Wala pa ang bagong tipan. Ayon sa kasaysayan ng New Testament, na pagsama-sama ang 27 na aklat, 27 na bagong tipan, humigit kumulang the year 200 after Christ, ang tinutukoy ng Panginoon, basahin ang mga kasulatan, walang iba kung hindi ang matandang tipan. Yun po ang tinatawag na nung panahon na yon, nakabalot sa scroll, wala pa yung Biblia na eto, nakudrado ang Biblia nung araw. Parang yung tulugan natin, yung balik, binabalumbog, scroll. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus na sinusunod ko, binabasa ko ang matandang tipan. Paano ako makakatiyak na meron akong buhay na walang hanggan sa Old Testament? Makinig kayo, ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ayan. Kailangang basahin ng bawat isa ang matandang tipan para mapatunayan ang tungkol kay Kristo. Ano ba ang tungkol kay Kristo? Talaga bang si Kristo? Wala pa ang bagong tipan? Naroon na sa matandang tipan? Deuteronomio 18:18 at 15. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa aking bansa, ako'y magtatayo ng isang lalaki, ng isang propeta na katulad mo, Moses. At pagdating ng lalaking iyon, sa kanya doon sa darating, sa gitna ng Israel, sa kanya na sila makikinig. Eh sino nga yan? Ito nga po ang pinatototohanan ng bagong tipan ng maisulat na. Aklat ng mga gawa 3:20 at 22. Ayon kay Apostol Pedro. At upang italaga sa inyo ang Kristo, ang Jesus na hinulaan ni Moses. Yon ang Panginoong Jesucristo. Bakit sinasabing meron tayo na buhay na walang hanggan kapag nakilala natin yung darating na hinulaan ni Propeta Moses? At dumating na nga, na kay Kristo ang buhay. Maliwanag na. Kaya nga isang napakalaking kalapastanganan pag hindi nyo kinilala si Kristo na Diyos. Pag hindi nyo tinanggap si Kristo na Diyos na nagkatawan tao. Pag hindi ninyo sinamba niluwalhati ang Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos, walang laman, walang buto, ngunit pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Pag hindi natin siya sinampalatayana, meron tayong tinatawag na kaparusahan, ang dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Totoo ba yan? San Juan 8:24. Katunayan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo,
mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Alin ba yung kasalanan? Ikamamatay daw natin. Malibang sumampalataya kayo, ako nga siya. Sa Bibliang Ingles, King James, I say therefore unto thee, thou shalt die in your sins if you believe not that I am he. 8:27, they understood not that Jesus spake to them of the Father. Hindi nila naunawaan na pag hindi mo kinilala sinampalatayanan, walang laman, walang buto, makapangyarihan sa lahat, nagkatawan tao, wala ngang imposible sa kanya, lumagay nga sa kalagayan ng isang tulad na anak upang magbigay ng halimbawa para mga kapatid at mga magulang matutuhan natin ang ating paksa, magkaroon tayo ng panguhula, malaman natin ang hiwaga ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya na matibay at magawa natin, mapalipat natin pati ang mga bundok para matutuhan natin ang alin. Magkaroon tayo ng pag-ibig. Maraming mga tao eh. I am born again. I am a Christian. Tama, pagkasabi sa inyo ng Panginoon, ang aking pangalan nasa kanilang mga labi, nasa kanilang mga bibig, ngunit wala ako sa kanilang mga puso. Totoo ba yan? Paano ang isang nagsasabing ang pananampalataya niya sa Panginoong Diyos ay katotohanan? Kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. At ang aking mga utos naman ay hindi mabibiga. Nagtataka lang kami, bakit ang mga relihiyon pinabibigat? Unahin mo yung simbahan Katoliko. Kung ano-anong mga kalokohan ang pinag-uutos ng mga membro. Eh, nung araw, eh, talaga naman lahat tayo, niloko niya simbahan Katoliko eh. Pwede namang mga Protestante, kutakot-takot din ang mga ipinag-uutos at saka parang mga Katoliko rin. Tuwing araw ng piyesta-piyesta, kumakain din sa mga piyesta. Kumakain din ng diluguan. Ako, yung mga Protestante, sarap kumain ng diluguan niya. May mga krus, nagbibinyag din ang bata. Pinahihirapan ninyo ang mga kaluluwa ng mga anak ng Diyos. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako'y nasa kanilang mga bibig, wala ako sa kanilang mga puso. Bakit? Hindi ninyo sinusunod ang utos ng Panginoong Diyos. At katulad nga ng ating paksa, na binasa ni kapatid na Prospero, mga kapatid at mga magulang, mga huling talata, panunumbalikan po natin, ayon sa ating paksa, 13:2, unang Korinto, kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, ayan, maging magaling akong propeta, maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang mga kaalaman, kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, nanupat mapalipat ko ang bundok, datapwat wala akong pag-ibig, walang kabuluhan sa akin, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkili upang ipakain ko sa mga dukha at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Isang dahilan kung bakit ibinangon ito sa araw ng linggong ito, marami tayong nakikita yung tinatawag na mga oligarch. Yung mga oligarch, yan ang nagpapatakbo ng buong sanglibutan. At karamihan sa mga oligarch,
universally, internationally speaking, the most numbers of the richest people in the world are Jewish people. Mga Hudyo! Eh, hindi mo naman masisisi ang mga Hudyo. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham na ang mga Hudyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan, literally, materially speaking, hindi sila maghihirap. Pagpapalain ang lahat ng inihipo ng mga kamay ng mga Hudyo, pangako ng Diyos kay Abraham yan. Kaya, yung mga oligarch, believe you me or not, majority of them are Jewish origin. Pinakamayayamang mga tao. Mga kapatid, marami tayong nakikita, maging sa Pilipinas, yung mga oligarch na yan, kung magpadala ng mga tulong, halimbawa, Typhoon Yolanda, Yoling, kung ano-ano, digmaan dito, maraming namatay, truckload, airplane fully loaded with supplies, with food and medicine, lahat yan ibinibigay ng mga oligarch. Pero, binasa ni kapatid na Prospero, hindi ko na uulitin. Bakit sinabi ng Panginoon sa araw na yon? Ihihiwalay niya ang mga lingkod ng mga tupa ng Diyos sa kanan at ang mga nasa kaliwa. At sasabihin ng Panginoon sa mga nasa kaliwa, ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinainom. Ako'y nagkasakit, hindi ninyo ako dinalaw. Ako'y nabilanggo, hindi ninyo ako sinaklolohan. Sasagot ang mga nasa kaliwa, Panginoon, kailan ka namin nakitang nauhaw? Kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakitang nabilanggo, nagkasakit at hindi ka namin dinalaw? Panginoon, hindi ba nagpadala kami ng mga donasyon? Lalo na yung ABS-CBN. Araw-araw yan, nakikita ko. Maski ngayon, yung gera dyan sa Marawi, sila unang-unang nagpadala yung tinatawag nila, ano, Pag-asa ba yun? Saklolo, ABS-CBN. Di ba nyo nalalaman, that is one way of gaining more businesses? At hindi ba nyo nakikita yung sinasabi ng mga reporter pagkatapos, send your donation, ayan po ang mga bangko, gusto nyo tumulong? Hindi nyo nalalaman, pagka merong mga casualty, kapag merong digmaan, may nasunugan, may namatay, may truck na nahulog sa bangin, tumulong ang ABS-CBN, lalong malaki ang kinikita nila. Mga kapatid at mga magulang, ay isipin mo na lang, isang tambak yung buong mundo, magpapadala ng tulong. Eh, hindi ba na Bulgarian? Bilyon-bilyon ang panahon ni Noynoy Aquino, nawala yung inaasahan ng mga biktima sa Typhoon Yuling, Yolanda. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa sa napunta yung bilyon-bilyon ng mga abuloy na yan. Yan ang mga oligarch. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa araw na yun. Kapag nalaman nila na hindi pa darating ang Panginoon, magpapasimula, bubugbugin, aapihin, pagsasamantalahan ang mga dukha, ang mga mahihirap. Kamukha ng ginawa sa Hacienda Luisita. Eh, ilang taon na nga naman, ilang palit na ng presidente. Hanggang ngayon yung mga magsasaka, wala pang kapirasong lupa. Nasa pangalan pa ng mga, sino yan? Kuhangko. Eh, napapakinggan lang namin yan. May libelo ba? Is there libel for telling the truth? Mga kapatid at mga magulang, wala. Kaya ibinangon ito ng Diyos. Alin lang ang ikatitiyak?
ng isang tao para masabi niya na ako'y magiging propeta, malalaman ko ang lahat ng kaalaman, ako'y may pananampalataya sa Diyos, kay Kristo Jesus at sa kanyang Ebanghelyo at meron akong kabuluhan sa paglilingkod sa Diyos. Kung sinusunod natin ang utos ng Panginoong Hesukristo. Ano nga ang utos ng Panginoon Diyos? Ibigin natin ang Diyos. Buong puso. Alam ba ninyo ibig sabihin ng buong puso? Whole heart. Buong puso. Wala nang nakalagay sa puso mo kundi puro Diyos. E paano kapatid na sirilo yung aking asawa? Kung puro Diyos na lang. Ay, minsan napakinggan ko ito sa mga kapatid eh. Puro na lang Diyos, puro Diyos. Umaga, tanghali, eh. Puro Diyos, puro panalangin, puro awitan. Puro Biblia. Hindi na ba kami maghahanap buhay? Hindi na ba kami pupunta sa kalayawan? Hindi na ba kami magpapakaligaya? To tell you the truth, ang pagsunod sa utos ng Diyos, the less attended by almost every person in the whole world. Totoo ba yan? Romanos 3:10. Walang matuwid, wala, kahit isa. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo? Wala, lahat pala eh. Walang pag-ibig sa Diyos, yan ang sinasabi ng Biblia. Eh, bakit kayo, kapatid na Cirilo, hindi ba kayo matuwid? Wala po ako sinasabing matuwid. Kami po makasalanan, kami po'y mga liko, kami po ay pinakamangmang, pinakamahina sa lahat ng mga tao, pinakamahirap kami, pero sinusunod namin ang utos ng Panginoon. Binabasa namin ang matandang tipan, pinag-aaralan namin ang bagong tipan, ang pagkakaugnay ng Diyos sa Panginoong Jesucristo, at kinauwian ang Ebanghelyo, meron kaming buhay na walang hangga. Alam ba ninyo kung susundin lang ito? Iibigin mo ang Diyos buong puso, buong lakas, buong buhay mo. Wala po talaga itatapon sa impyerno. Eh kaso nga, kapatid na Cirilo, 24 hours a day, all the seconds, all the minute, ipaglilingkod ko sa Diyos. Eh yun ang gusto ng Diyos eh. Ang gandang halimbawa, ang ginawa ni kapatid na Prospero kanina, sinabi, halimbawa, ikaw, gumawa ka ng isang bagay para pakinabangan mo, gumawa ka ng silyang kahoy. Nang magawa mo na yung silyang kahoy, eh inupuan mo, eh baksak ng baksak, tatabi-tabingi, gegewang-gewang, hindi ka makaupo ng matuwid, para hindi na sasakit ang bewang mo, ano gagawin mo sa silyang ginawa mo? Wawasakin ko, itatapon ko sa apoy. Bakit? Walang silbi. Ganyan tayong mga tao. Ibig ba ganin niya, mawalan kayo ng silbi? Eh kapatid na Cirilo, eh paano ko nga maiibig ang asawa ko? Paano ko maiibig ang trabaho ko? Paano ko mamahalin ang mga anak ko? Eh ko, lahat ng araw, lahat ng oras, puro sa Diyos. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ang ikalawa ay tulad nito. Gumawa ng ikalawang utos para maibig natin ang asawa, ang anak, ang manugang, ang apo, ang kapwa-tao, ang trabaho, ang lahat ng bagay. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang masama sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kaya iibigin natin ang ating asawa. Una, charity begins at home. Ang ating mga kasangbahay. Marami ako napapakinggan, mga Katoliko, mga Protestante, charity begins at home. Hindi naman naiintindihan. Puro bunga. Charity begins at home. Hindi mo.
Hindi mo iniibig ang asawa mo kung ano-ano itinuturo mo. Sumamba ka kay Mama Mary, pumunta ka sa baklaran, sumayaw ka sa ubando kung hindi ka magtaanak, pumunta ka sa Quiapo. At kung ikaw naman ay protestante, mangilin ka ng araw ng Sabado, magbigay ka ng ikapo. Piesta, bagong taon, Father's Day, Mother's Day, bumili ka ng mga card, padala mo sa mga mahal mo sa buhay, iyan ba ang pag-ibig? Eh, puro gawa ng mga pagano yan. Ang masama sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ayaw kong matapon ako sa impyerno. Ang gagawin ko, susundin ko ang utos ng aking Panginoon Diyos na si Yesu Kristo. Ang wika ng Panginoon, mga magulang, at maging ng mga apostol, at maging sa aklat ng Apokalipsis, ipinakita ng Diyos. Ang wika ng Panginoong Yesu Kristo, na nasilayan ni Juan Apostol, apokaliptiko sa Hua, sa pulo ng Patmos, Anyo 96. Ang wika ng Panginoong Yesu Kristo, 18:4 ng Apokalipsis, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, niwag kayong magsihipo ng kanilang mga bagay na madudumi at karumalduman. Ayan. Yan ang pag-ibig ko sa aking asawa, sa aking mga anak. Asawa ko, mga anak ko, mga apo ko, Charity Begins at Home, lumabas kayo sa simbahang Katoliko, lumabas kayo sa iglesia pagano ng mga Protestante, lumabas kayo sa kung ano-anong relihiyon, wala ang Diyos dyan, yan ay utos, aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo, Tito 1.14, utos, aral ng mga demonyo, 1 Timoteo 4.1-5, umalis kayo dyan. Mabubuhay tayo sa paglilingkod, sa pagsunod sa isang tunay buhay na Diyos. May mata nakakakita, may ilong nakakaamoy, may tenga nakakarinig, may bibig nagsasalita, may kamay at paa makapagliligtas sa atin. Sino yan? Ang pinakamakapangyarihan sa lahat, 32:27 ng Jeremias, ang Panginoong Hesukristo. Paano mangyayari, kapatid na Sirilo? Walang larawan, luluhod ka. Walang anyo, kahit na anghel. Ano ang itinuturo ng banal na kasulatan, lalo na nga ng mga apostol na nakasama ng Diyos? San Juan 4:24-23. Ang Diyos ay Espiritu. Ano ba Espiritu? Ang Espiritu, hindi mo makita. Walang laman, walang buto, walang anyo. Katulad din naman ang sinasabi ng mga banal na kasulatan, tulad ni Propeta Isaias. Sa Propeta Isaias, sinasabi, doon, saan ninyo ako, iaanyo upang kami magkatulad. Ako'y Diyos at hindi ako tao. Ang wika ng Panginoong Diyos, mga ginagalang na mga tagapakinig. Kanino ninyo ako itutulad upang kami ay magkaparis? Wala pong kaparis. Wala pong anyo. Kaya nga paano natin paglilingkuran ng Diyos? Balikan natin San Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. At ngayon, hinahanap, hinihintay ng Diyos ang mga tunay na mananamba na siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yan! Para matupad ang sinasabi ni Propeta Isaias 46:5 at 40:25, ako'y Diyos, hindi ako tao, at saan ninyo ako itutulad? Walang katulad ang Diyos. Kaya pagka humarap ka kay Mama Mary, itinutulad mo ang Diyos kay Mama Mary. Humarap ka sa batang ninyo, Santo Niño, itinutulad mo sa maliit na Diyos kay Santo Niño. Humarap ka kay Kalunsad, kay Don Francisco, ang Papa ninyo sa Roma,
itinutulad mo sa isang tao ang Panginoong Diyos, walang laman at walang buto, sasambahin sa Espiritu. Ano ang Espiritu? Mga kapatid, walang laman, walang buto, at sa katotohanan, ano ang katotohanan? Sa kanyang 14:6, ako ang katotohanan, ako ang ilang, ako ang daan, sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Bakit? Ako at ang Ama ay isa. Yan ang sasambahin natin. Ito ang gusto ng Diyos, sambahin siya sa walang larawan. Kaya kami dito sa Iglesia ng Diyos, wala kaming niluluhuran na anyo, larawan. Biblia lang, Biblia. Bakit? Salita ng Diyos. Ito po ang natutuhan natin, mga kapatid. Kaya lang magkakaroon ng kabuluhan. Ang panghuhula natin kung tayo ay pinagkalooban ng kapangyarihang makapanghula. Kaya lang magiging mahalaga ang pananampalataya natin. Kaya lang magkakaroon ng kapangyarihan ang paglilingkod natin sa Diyos. Kung naglilingkod tayo, sinusunod natin ang kanyang utos, hindi utos ng mga tao, katha ng mga Hudyo, aral ng mga demonyo, hindi sa mga larawan, hindi sa ginto at bilat, kundi sa nag-iisa at buhay na Diyos na siyang ating Panginoong Hesukristo. Sa ganitong paraan, makatitiyak tayo, tayo ang mga tupa na nasa kanan. Mga kapatid, nang sabihin niya, ang mga nasa kanan, mga na, ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Ako'y nabilanggo, pinalaya ninyo ako. Nabilanggo tayo nung araw ng simbahang Katoliko. Nabilanggo tayo sa mga aral doktrina ng mga pagano, ng mga protestante, at ng iba't ibang relihiyon, lalo na nga ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo na tao. Pero pinakawalan tayo ng mapakinggan natin ang aral ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat sinusunod ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, to do good and to communicate. Hebrew chapter 13 and verse 16. Ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral ng Ebanghelyo, nang ipangaral namin ito sa inyo, nang mapakinggan ninyo sa YouTube, sa internet, pinakain kayo ng Diyos, pinainom kayo ng Diyos, inalis kayo sa pagkaalipin, sa pagsamba sa mga maling reliyon at maling iglesia, magkakaroon ng kapangyarihan ang ating pananampalataya, ang wika ng Panginoon, manahin ninyo ang buhay na walang hanggan na inihanda sa inyo ng ating Ama. Ito po ang napakagandang aral na itinuro sa atin ng Diyos sa linggo ng umagang ito. Ito naway pagpala ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon, magpakahi kailanman. Amen. Awitan po natin muli ang Panginoon ay isang maiklit may spiritong awitin. 146 sa kanyang unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, pangungunahan tayo ni kapatid na Rosita sa pananalangin. Ano'y pagpapasalamat. Tatayo tayo mga kapatid. Si kapatid na BJ ang maghahandog ng abuloy. Magtumibay sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga utos kung iingatan mo sa iyong loob, ligtas ka sa Yeah.
dibdib. Panginoon po naming Diyos, Amang banal, sama-sama po naming iniluluhod ang aming mga tuhod sa iyo pong banal na harapan. Kalaki po, Ama naming Diyos, ang aming pong pananampalatayang ikaw po ang nakatungay sa amin sa dakong ito na aming kinaroroonan. Panginoon, minsan pa po'y dinggin mo po ang aming pong mga pagpapasalamat. Sa lahat nga po ng iyong pagpapala, pamamatnubay na aming nadama sa araw na ito na iyo pong niloob sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, puspos ka nga po ng kahabagan sa iyong mga lingkod. Amen. Panginoon, ikaw po ang aming Diyos na sinasampalataya ng laging pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin. Po. Niluluwalhati namin, Ama, ang iyong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Na hanggang sa pagpapahayag ng iyong mga lingkod ay lalong nagtutumibay sa bawat isa sa amin ang katotohanan na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na buhay magpakaikailanman. Siya nga po. Panginoon po naming Diyos, amin po amang nananalig kami, Ama, na sa ganitong mga kaparaanan ng aming mga pagkakatipon, ito po ang may nakalulugod sa iyong banal na paningin. Ito po, Panginoon, ang amin po lamang maisusukli, maigaganti sa lahat po ng iyong mga kabutihan sa bawat isa sa amin. Amen. Ang kami nga po, Panginoon, ay magkasama-sama kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay. Amen. Panginoon po naming Diyos, wala po kami amang sukat na maigaganti, kundi, Ama, ang kami po, Panginoon, sa tuwi-tuwi na nga po'y makita mo sa ganitong mga kaparaanan. At ito po naman, Ama naming Diyos, ay aming sinasampalatayanan na kung kami po, Panginoon, ay yung masusumpungan sa mga ganitong gawa na aming pong maliit na kabanalan na maitala ito, Ama, sa aklat ng aming mga buhay kapag sumapit na po ang oras ng bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po amang ipinagpapasalamat na sa tuwi-tuwi na. Lalo na nga po sa mga araw na ganito, ang pagpapahayag ng iyong mga lingkod na nagpapaliwanag sa aming mga kaisipan, higit na nga po, Panginoon, na loobin mo po na kung ito'y maririnig ng iba mo pa pong mga nilalang magtumibay sa kanilang puso't kaisipan na ikaw nga po ang dapat naming paglingkuran. Ikaw ang dapat naming pasalamatan sa tuwi-tuwi na habang kami po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, misan pa, Ama, kami po'y dumadalangin. Kami po, Panginoon, ay nananalig na ang mga lingkod mo pong kinakasangkapan mo po sa mga ganitong gawain, sila po, Panginoon, ay hindi mo po ang mapababayaan. Pagkalooban mo pa po sana sila, Panginoon, ang kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng marami pang mga kaalamang maibahagi nila ang katotohanan sa karamihan ng iyong mga nilalang. Amen. Panginoon po naming Diyos, gabayan mo po sila sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng kalakasan na kanila pong magagamit
sa tuwi-tuwi na sa kanilang mga katungkulan. Panginoon po naming Diyos, amin din pong isinasamot idinadalangin ang aming-aming mga mahal sa buhay na bagamat malalayo sa bawat isa sa amin, Ama, ay amin po, Ama, silang sinasampalataya nang hindi mo po, Ama, sila pinababayaan. Panginoon po naming Diyos, lagi mo po sana sila, Amang, gagabayan ng iyong mapagpalang kamay. Amin pong samot na langin na sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon naming Diyos, ay naroroon po ang iyong mapagpalang kamay, lalo na nga po, Panginoon, sa bayang kanilang kinaroroonan, na lipos ng kaligaligan sa dakong iyon na kanilang kinaroroonan. Panginoon po naming Diyos, pagpapala at pamamatnubay po ang aming sinasampalatayan ng lagi nilang kaalakbay ang iyong mapagpalang kamay. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot panalangin, Ama. Loobin mo po nawa sa bawat isa sa amin, Ama, na habang dumaraan ang mga araw, nakikita mo po at natatalhos ang kahinaan, nanghihina ang mga katawan ng iyong mga lingkod na may mga katandaan na sa buhay. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin pong sinasampalatayan ng hindi mo po kami, Ama, pababayaan. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot dalangin ang mga lingkod mo pong dadako pa sa kanila uling kinaroroonan, paroroon po sila, Panginoon, sa kanilang mga daraanan ay amin pong samot panalangin, lagi mo po, Ama, silang gabayan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, ang muli po namin pakikipagtipaan, makita mo po kaming may kasiglahang nagpupuri, nag-aawitan, nagpapasalamat sa lahat nga po ng iyong mga kabutihan. Ama naming Diyos, tagus po at talos mo po, Ama, ang laman ng aming mga puso at kaisipan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang mga samot kahilingan ng bawat isa sa amin. Ito po, Ama, ay aming pong isinasamo na kung iyo pong loloobin ay aming pong tatanggapin sa bawat aming mga buhay, Panginoon. Ang lahat po ng mga bagay, Ama naming Diyos, ay amin pong isinasamo, idinadalangin sa iyo, Panginoon, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang salamat sa kaloob mong buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami pinagluluwa sa harapan at kami pinakinig niyo pong mga ginuto ang mga aral. Kaya pa, Ama, kami papasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bat sa amin. Tagapin niyo po sa inyo pong harapan ang mga salaping aming pagkayanan. Nawa ito po yung magamit ninyong kapangasiwaan. Makatugon rin ang mga salat ng mga tao ng kailangan. Higit sa lahat, sana po ang mga salapit yung magkasangkapan sa pag-asig yung mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin na pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana ay huwag na siya sawaan at sa mga suling lang na buhay. Makita niyo po ang nililingkot at tumakipo po ni walang bahay dungis ng mga kapintasan. Panginoon, laki Panginoon ay mapalalangin ang mga lalaking tinaguyo po sa amin upang magkatingin niyo po mga banal na mga aral. Panginoon, bibigyan niyo rin po sila ng mga katalinuhan at mga kalakasan na mula pa po sa iyong kaitaasan. Amen. Muli, Panginoon, sa apoy ito ay magkakulay kami magkapatid. Iba po sa amin tutungo sa kanilang matahanan. Iba na may tutungo sa kanilang paghahanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin.
ang lahat ay mapatutuhan, ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kayong mga kilama, dahil dapat kami maasa ng mga ito'y dadalig niyo sa amin. Kaya po ng mga bagay, magalang po namin hihiling. Kasi dakila pa lang Diyos Jesus namin Diyos at dakila ng kapagligtas. Amen. 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 Ang ama ay walahin ang ating uwin tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu, ito nawa ang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos sa atin ating sariling mga kabyak ng puso. Amen. Sa atin ating mga anak, mga manugang mga apo, kasangbahay, kamaganapan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga sariling tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako ay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala na ibang alam, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi iwanay. Ang kamay ni Jesus aalalay.